Magandang araw po muli. Welcome to my vlog again. I-discuss ko sa inyo ngayon yung 5 important elements ng salad. Alam mo, para makagawa ka ng perfect salad, kailangan yung 5 elements na yan. Nandyan yan. Ano? So, tinuturo po natin to sa school. Ngayon, wala naman tayong turo sa school ngayon. Nakagraduate na yung estudyante. So, enrollment is still going on pa. Ituturo ko ngayon sa inyo yung 5 important elements para makagawa ka ng perfect salad. Ito yung sa mga paborito, sa mga tao dyan na favorite gumawa ng salad. Ano? Yung iba, syempre, hindi naman nila alam yung 5 important elements ng perfect salad. Gumagawa sila ng salad, which is hindi pa kompleto. Pero, syempre, hindi naman sinasabi mali yun. Tama pa rin yun, pero ngayon, mas pagagandahin natin at pasasarapin natin yung salad nyo. Okay? Okay. Marami ang klaseng salad. May iba-iba ang tawag na nga lang. Depende yan sa ano. Sa iyo, minsan gusto pangalan mo sa pangalan mo. Sa name mo, kanyari, Chef Francis Salad. O kaya, ipangalan mo sa restaurant o sa business na meron ka. Kanyari, Silver Bucket Salad, special salad, mga ganon. Okay, mga creation mo na lang yan, no? Kanya iba-ibang pangalan na lang, nasa sa depende na yan sa inyo. Ano ba yung 5 major elements ng salad para maging perfect ang iyong salad? Okay, number 1, ang first element natin is yung green. Okay, elements of green. So ano ba yung mga green? Ano yung mga lettuce, romaine lettuce, iceberg lettuce, kale leaf, lolo rosso, lolo bionda, ano pa, baby spinach, okay, ano pa yung mga arugula, okay, yan yung mga yan, marami pang ano ginagamit sa salad. Ang pangalawang element, second element of salad is yung sweetness. Okay, so ano ba yung mga nandun sa mga sweetness? Okay, fruits, yeah. Number 1 yung mga fruits. Okay, strawberry, grapes, corn, okay, tomatoes, mga beans, so black beans, yung Inca na beans na malambot na, hindi yung lulutuin nyo pa. Okay? Yan yung mga sweetness na kasama sa that's the second elements of important para sa salad. Okay? English Tagalog, ah. Medyo hirap tayo sa English, eh. Okay na yun. Okay. Then, the third element is the crispy element. Okay? Yung crispy element, ano ba yung mga crispy element? Marami, eh. Marami tayong mga crispy element na nilalagyan. Diyan yung crispy wonton, yung mga dinidefry nating wonton. Okay? Shanghai wrapper. Okay, dinidefry mo siya. Mga seeds, yeah, mga seeds, mga pine nuts, okay, walnuts, okay, ano pa, tortilla, pwede yan, tortilla, i-deep fry mo, tapos yan, pang toppings mo siya, so, isa na siya sa mga crispy elements, cashew nuts, okay, pine nuts, croutons, yan, yung mga, kung mapapansin nyo sa mga ibang restaurant, nandun nakikita nyo yung elements na yun, pero, hindi nyo alam kung bakit siya nandun, kasi, part talaga siya ng 5 elements of perfect salad. Okay, number 4 elements is creamy, okay? Yung cream elements naman ng salad. Ano ba yung mga cream elements sa salad? Okay, hindi po yung mga sauce, hindi po yung mga dressing. Mga iba kasi akala nila yung cream is yung mga dressing. Hindi pa 'yon. Okay, ito ka creamy elements ng salad. Ano ba mga nandun? Yung mga feta cheese, yung mga cheese na nilalagay, avocado, yan. Creamy kasi ang avocado, eh. Tapos ang mga feta cheese, blue cheese, burrata cheese, parmesan cheese, ano pa, mozzarella cheese, yung mga fresh mozzarella cheese. Yan yung mga burrata ngayon. Malalaki yun, eh. Yon, isa sa 4 elements na yon. Mayroon pa tayong isa. Ano ba yung pinaka huling elements? Ngayon, after nitong video ko na to, gagawa tayo ng
gagawa tayo ng isang salad. So, kung ano lang available na sarap ngayon, which is meron tayong available dyan, gagawin natin yun. Pero kukumpletohin natin yung 5 elements, ano, para makita nyo. Okay, ang pinaka last na 5 elements of perfect salad is yung dressings. Okay, maraming klase ng dressings, mango dressing, coriander dressing, maraming dressing eh. Marami tayong ginagamit. Minsan yung katas nga ng prutas, i-reduce mo lang. O kaya yung avocado, lagyan mo lang ng ano, i-blender mo lang. O kaya mango. Okay? Maraming klase ng dressings, Caesar dressings. Okay, meron din tayong tinatawag na ano pa, marami yan. Hindi ko na isa-isa sa dami nga ng klase ng dressings. Kung anong merong available. Pero make it sure na sarili nyo itong gawa. Okay, hindi nyo lang yung binibili sa supermarket na ready na Italian dressing. Mayroon na dyan. Mayroon na dyan thousand salad dressing. Okay, may nabibili na sa supermarket. Mas maganda yung sarili nyong creation. Bakit? Kasi para maging core menu o magiging sariling ito, sariling gawa niyo yung ano, yung dressing niyo, hindi lang yung nabibili sa supermarket. Okay, so ngayon gagawa tayo ito mga nakita ko lang sa loob ng fridge natin. So meron tayong tinatawag na romaine lettuce, meron tayong avocado, medyo overripe ng avocado. Piliin na lang natin kung ano yung medyo okay pa na part. Tapos meron tayong parmesan cheese. Okay, nabibili ko sa supermarket. Meron tayong dressing, sariling gawa to. Ang tawag natin dito is Caesar salad dressing. Tapos ito pa, ito madalas meron tayo sa rep nito. Spring roll sheet. So, gagawa tayo ng ng salad natin, ha. Okay, so simulan na po natin. So yan, simulan na po natin ang paggawa ng salad. So sabi ko nga, kung anong available dyan sa rep, yun na lang ginawa natin. So meron tayong available na romaine lettuce. So make sure na ang lettuce po natin ay na-sanitize. Habang kinakat ko to, bakit po kailang i-sanitize ang vegetable? Kasi karamihan po sa mga sa mga taniman ng mga gulay, is nilalagyan niya ng mga pesticide o kung ano pang chemical. Hindi lang po yun sa about din sa chemical. Meron din pong mga sampan nang gagaling yung mga pinapandilig sa mga gulay. Okay? Pinapandilig sa mga gulay galing yan minsan sa mga irrigation. Tapos, syempre, sa irrigation, tutuloy ko lang yung discussion bakit kailangan sa ating sanitize. Ngayon, sa mga irrigation, maraming pinatapon dyan. Okay? Minsan pa nga nakita natin may mga sa mga lugar na minsan ginagawa pang tapunan ng dumi yan. Tapos doon kukunin yung pangdilig sa mga halaman o sa mga gulay. So, contaminated yung tubig. So, ngayon, napupunta siya sa mga dahon ng mga alangan namang sa lupa lang. Ang pagdidilig kasi, siyempre, sigurado, kahit mga dahon, dinidiligan yan. So, doon napupunta yung ibang mga contaminated na mga So, aside from hugas, kailangan i-sanitize din. Okay? Paano ba i-sanitize ang vegetable? Okay, may nabibiling tabletas na vegetable sanitizer. Ang isa nun, 20 liters ng tubig. Kasi parang may amoy mga Clorox, mga chlorine. Okay, amoy chlorine yan. So, hindi mo siya kailangan kuntian ng tubig. Isang tabletas nun at saka 20 liters ng tubig. Okay? Bago mo siya i-sanitize, kailangan hugasan mo muna. Banlawan muna bago mo ilagay sa sanitizer yung water. 20 liters ng water, isang tableta. Sa 5 minutes lang. 5 minutes nyo lang siya i-sanitize. Pagkatapos, babanlawan nyo ulit. Okay? Saka nyo siya para ready na siya sa pag-ano natin ng mga salad. Alright, so balik tayo sa ating ginagawa. So, yan. After natin ng lettuce,
So, lalagyan natin siya ng ano pa? Ito. Parmesan cheese. Ito available sa rep na kita lang natin. Lalagyan natin ng Parmesan cheese. So, second element na 'to. Mga cheese, ayan. Tapos, lagyan natin ng dressing. So, another element po ito ng ating perfect salad. Okay, ayan. Perfect salad. So, may tatlong elements na po tayo nailagay dyan. So, ilan ba yung elements natin? Lima, no? So, ayan. Kamayin ko na po. Nag-sanitize naman ako ng kamay. Naghugas ako ng kamay. Ayan. So, ang tawag natin dito, Caesar salad. Caesar salad. Very popular to. Lahat ng halos ng restaurant meron ito. Pero minsan, meron ako nakainan na isang restaurant. Umorder ako nitong salad na to. Kulang yung elements. Pero syempre, hindi naman natin sila pwedeng i-correct. Ngayon, alam nyo na ano ba yung perfect 5 elements na mayroon ng salad. So, pa sa pag-platings naman po. Okay. Kuha tayo ng magandang plato para dito. Yan, ito yung plato natin na paglalagyan ng salad. So, kung anong available nyo rin dyan, pero pili kayo na medyo maganda-ganda. Actually, mostly sa mga salad bowl, yung medyo malalim yung gitna. Tapos, ito lang yung available ko, pero ayos na rin yan. Lagyan natin yung ating salad. Okay. Medyo marami-rami ito, ha. Ayos lang yan. Gusto ko naman mag-salad ngayong araw na to. Tapos nyan, ano ilalagay natin? Yung ano, yung creamy. Okay? Okay, tsaka yung sweetness. Kailangan natin ilagay yung sweetness. So, tatlo na yan nandyan. Creamy. Okay, may dressing na tayo. Meron na tayong creamy. Yun yung which is yung cheese. Tapos, lagyan pa natin ng isa pang creamy para ano, ito naman yung available din naman. Pwedeng fruits. Okay. Ah, yung creamy, okay, sorry. Ang cream nga pala yan yung... Yung sweetness natin yung fruits. Pangit ng avocado. Pero, pilihan na lang natin ng ano, tanggalin natin yung pangit. So, yan na siya. Okay. Ngayon, ilalagay natin yan sa mga toppings. Isa siya sa creamy ngayon. Meron na siyang parmesan. So, nasa sa inyo na po yun kung anong klaseng mga creamy. Pero yung 5 elements dapat nandun sa, ano, sa salad natin. Medyo ano na yung avocado. Pero, siyempre, kailangan natin magtipid. Lalo na sa personal naman natin yan. Ilagay natin siya rito. So, para siyang... Yan. Okay? So, meron na tayong, tatlong elements dyan. Meron na tayong greens. Meron na tayong creamy element. At meron tayong dressing element. Okay? So, kailangan pa natin ng dalawang elements. Ano po yun? So, yung sweetness. Okay, sweetness ng sweet elements ng salad na ginagawa ko. Lagay tayo ng fruits. Ito, buti na lang may fruits dito. Pwede natin yan. Ito yung sweet elements naman. Yan. Lagyan pa natin ng isa pa. Meron pa naman eh. Gamit tayong strawberry dito. Supply by Madam. Okay. Strawberry. Okay. Yan. So, meron na tayong apat na element sa salad natin. So, ano na lang yung kulang? So, ano natin? Linisin lang natin ng konti ito. Ano yung kulang? Yung... crispy element naman.
crispy elements ang ilalagay natin. Pero bago natin ilagay yung crispy element, linisin natin ating kamay. Okay? Lagyan natin ng dressing sa ano, sa ibabaw. Okay? So yan. Linisin natin yung ating plato. Ano yung crispy element na available meron kami ngayon? Yun, ito lang ang meron kasi. 1 ton, spring roll sheet. Yung 1 ton po, hindi po ito parehas ng spring roll sheet ha. Yung iba, pagkakaintindi kasi, ang 1 ton din ang tawag ito, hindi. Ano po ito is spring roll sheet. Ang 1 ton po ay ginagamit sa mga 1 ton soup. So ngayon, ikakat natin siya ng maninipis. Ah, nalaglag yung aking ano, nalaglag yung aking camera. Pero tuloy natin yung ating ngayon, teka lang ha. Tuloy natin, nalaglag yung camera ko. Cellphone na kasi gamit natin. So mayroon tayong ano, tuloy natin yung pag-video. Ngayon na-cut ko na yung ano, yung spring roll sheet. So ito na 'yon. Okay? I-deep fry natin siya ngayon para maging crispy. Okay? So dito tayo sa ating fryer. Ayan. Hintayin lang natin 1 minute para maging crispy element na 'yung salad natin. So tandaan niyo, 5 elements ng perfect salad. Ano yung mga yon? Ulitin ko habang pinapainit ko yung fryer. Hugasan ko muna aking kamay. 5 elements ng perfect salad. Green. Pangalawa, yung creamy elements. Pangatlo, crispy elements. Pang-apat, dressing. Pang-lima, yung sweetness. Okay? Sweet elements ang tawag naman doon. Okay? 5 elements of perfect salad. So, ito na. Pina-fry na po natin. Hintay lang natin ng konti. Yan, ipa-fry na po natin ang ating spring roll sheet wrapper. Ayan, pina-fry natin. Ano ba? Yan, pina-fry natin siya. So, hanggang maging crispy po yan, yun na po yung ating magiging crispy element ng salad natin. Hintay lang natin ng konti. So, ano rin, additional, pwede ka rin maglagay dyan ng mga ano, mga protein sa salad. Ano ba mga protein yan? Depende na sa iyo. Pwede kang maglagay ng boiled egg, grilled chicken, okay, mga beef. Pwede yan beef kung anong available na ano nyo, na protein. So, pwede na i-grill tapos depende na sa yung presentation nyo paano. So, additional lang din naman yun. Pero pinaka-major 5 elements talaga ng salad is yung 5 binanggit ko. Tingnan natin yung ano, kung okay na. Hirap mag-vlog mag-isa, ano. Ikaw na ang cameraman, ikaw pa yung ano, gumagawa. Hirap ng buhay. Okay, yan na, malapit na siya. Ayan, crispy na siya. Luto na yung ating spring roll sheet wrapper. Kunin na natin. Dandaan lang, mainit po siya. Oh, yan. Ay, mainit. Ayan. So, lalagyan na po natin siya ng toppings natin. Paano bang camera ko nito? Ayan na, oh. Ito yung salad natin. Ilalagay ko itong crispy elements ng ating... So, ang iba, croutons lang yung ginagamit. Pero marami po talaga ang ano, crispy element ng salad. Maraming style yan. Maraming mga... Pwede rin yung ano, capers. Yung capers natin, i-deep fry nyo lang. So, crispy element na siya ng salad. So, yan na. Ang ating 5 elements of perfect salad. Yun nga, sabi ko nga, kung ano lang yung available meron kayo sa kusina,
Yan na yan. Kudakan na. Kukudakan na natin. Yan na ang ating homemade salad. So, ginawa lang natin yung mga available meron tayo sa kusina nga, sabi ko nga sa inyo. Pero nandiyan yung ano, yung five elements. So, ang tawag na po natin dyan is a perfect salad na po yan. Okay, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan subscribe and share this video. Thank you for watching. Bye-bye. See you next time.